Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Maagang nagising si Dino sa tunog ng telebisyon. Napakinggan niyang balita tungkol sa mga lugar na nakaranas ng malakas na ulan. Sa kwentong ito, malalaman ni Dino kung bakit magkakaiba ang panahon sa iba't ibang lugar, ang iba't ibang rainfall warning signal at ang mga paghahandang dapat gawin kung may bagyo. Sa araw na ito, ating tuklasin ang kwentong pinamagatang Ang Kulay ng Kaligtasan. Isinulat ni Edeline R. Mirabueno at guhit ni Joy Marie Salvador. Huwebes ng umaga, ang malakas na tunog ng telebisyon ang gumising kay Dino. Mabilis siyang nagpunta sa sala upang tingnan ang nagaganap doon. Nadatnan ni Dino ang kanyang Ate Rowena at Kuya Ramon na nag-uusap sa harap ng telebisyon. Aba, Rowena, malakas pala ang paparating na bagyo, ang sabi ng kanyang Kuya Ramon. Oo nga, Kuya, natatakot ako kapag ganito ang panahon, lalo na sa ating lugar na madalas magkaroon ng baha, sabi ni Rowena. Naku, Rowena, hindi ka pa ba sanay sa atin sa may kawayan? Sabi ng kanyang kuya. Simulan na natin magtaas ng ilang gamit at baka magkasabay ang high tide at malakas na ulan. Naiiling na sambit ni Rowena. Gising ka na pala, Dino. Bati ng kanyang Ate Rowena, tumingin si Dino sa bintana. Kulimlim ang panahon, mukhang uulan, Ate. Sambit ni Dino. Tumingin si Dino sa telebisyon kung saan pinapakita ang ulat panahon. Ate Rowena at Kuya Ramon, bakit po kaya ganoon? Sa ilang lugar ay malakas ang ulan, dito sa atin ay kulimlim at sa iba ay umaaraw. Nagtatahang tanong ni Dino. Dino, pabago-bagong panahon sa Pilipinas, paliwanag ng kanyang ate. Maraming sanhi ang paiba-ibang panahon, maaring ang lokasyon at taas ng lugar, temperatura, hangin, katubigan at dami ng ulan. Mahabol ng kanyang ate. Naku, marami po palang dahilan ang pagbabago ng panahon, nauunawa ang tugon nito. Sunod namang ipinalabas ang babala ng rainfall warning signal sa probinsya ng Bulacan. Ano naman ito, Kuya Ramon? Bakit may yellow, orange at red rainfall warning signal? Nagtatakang tanong ni Dino. Ginagamit niyan, Dino, bilang babala sa mga mamamayan kapag may ulan o bagyo. Paliwanag ng kanyang Kuya Ramon. Patamo-tamo lamang si Dino na iniintinding mabuti ang sinasabi ng kanyang kuya. Ano po ang ibig sabihin kapag yellow rainfall advisory? Tanong ni Dino. Ang yellow ay inaasahang bubuhos ang 7.5 mm hanggang 15 mm na ulan sa susunod na isang oras. Paliwanag ng kanyang kuya. Ang mga nasa lugar na ito ay pinapayuhang maging alerto sa kondisyon ng ulan at maaring bumaha. Dagdag pa nito. Sa panahong iyon, hindi pa gaanong malakas ang buhos ng ulan, kaya maaari pa tayong maghanda ng emergency kit na may mga lamang pagkain, flashlight, radyong debaterya, kapote, mga damit at gamot. Paliwanag ng kanyang Kuya Ramon.
Maaari rin po siguro tayong makinig ng balita katulad ng ginawa natin ngayon, pagtatanong ni Dino. Tama, Dino. Sa ngayon, malalaman natin ang mga lugar na posibleng makaranas ng pagbaha. Wika ng kanyang Kuya Ramon. Ibig sabihin po ba kapag orange rainfall warning ay mas malakas na ang ulan kaysa sa yellow warning? Tanong ni Dino. Oo naman, nagbabadya ito ng pagbaha. Pagsang-ayon ng kanyang ate. Ah, bas dapat pala tayong maging alerto. Sabi ni Dino. Tama, wika nito. Sigurado, ang pinakamalakas ay ang red rainfall advisory. Paninigurado ni Dino. Oo naman, mapanganib na ito sa mga mamamayan. Tugon ng kanyang kuya. Kailangan na po pala nating humingi ng tulong sa barangay dahil mapanganib na, wika ni Dino. Tama, ang sabay na sabi ng kanyang mga kapatid. Sumunod na ipinalabas ay ang mga listahan ng mga lugar na walang pasok. Ala, hindi kasama ang may kawayan sa mga listahan na walang pasok? May pag-aalalang sabi ni Dino. Ano ang dapat mong gawin ngayon, Dino? Tanong ng kanyang kuya. Matagal bago sumagot si Dino, nakatingin pa rin siya sa telebisyon. Naghihintay na mabanggit ang kanilang probinsya sa listahan na walang pasok. Kuya, maliligo at mag-aayos na po ako. Ang sagot ni Dino. Mabilis na kumilos si Dino, naligo at nagbihis upang pumasok. Paglabas ni Dino sa sala, nagsisimula ng mag-ayos at magtaas ng mga gamit ang kanyang ate at kuya. Mahalaga po pala talaga, kuya at ate, na sanay tayong bumasa ng mga nakatalang ulat ng panahon, ang sabi ni Dino. Aba, siyempre, ito ay nagbibigay babala sa atin upang tayo makapaghanda, lalo na kung masama ang panahon, ang paliwanag ng kanyang ate Rowena. Iyakin mo din na kumpleto ang laman ng iyong go-bag kit, paalala ng kanyang ate. Opo, ate, may dala akong tubig, biskuit, hygiene kit, personal na kagamitan at kagamitang pang-emergency. Wika ni Dino. Mabuti ang laging handa sa oras ng kalamidad, sabi ng kanyang ate Rowena. Pumasok ka na, Dino, para hindi ka mahuli sa klase at huwag kang magbasa sa ulan. Paalala ng kanyang ate Rowena. Ate, kuya, aalis na po ako. Ano nga po ulit ang pangalan ng paparating na bagyo? Tanong ni Dino. Egay, sabay na sabi ng dalawang kapatid. Egay, sambit ni Dino na parang may paghihinayang na may pasok sila. Pagdating ni Dino sa paaralan, naroon ng kanyang guro at mga kaklase. Magandang umaga po, ang pati ni Dino sa kanyang guro. Magandang umaga rin, Dino. Mabuti't pumasok ka. Marami tayong pag-aaralan. Mawalan man ang pasok sa susunod na araw dahil sa paparating na bagyo ay naituro ko ng iyong mga aralin. Pagpapatuloy ng kanyang guro. Umiti si Dino at sa kanyang isip, mas mabuti pa rin ang may pasok kaysa sa wala. At dito nagtatapos ang kwentong Ang Kulay ng Kaligtasan. Sa susunod ulit mga bata, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig,
at matuto.